ang pagdating ng Espiritu, tubig ng buhay na dapat ibahagi. 11 Enero. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 4 Versikulo 14. Kung paanong nagsisimula at natatapos ang panukala ng pagtubos sa isang regalo, ganun din ito dapat isulong. Ang Espiritu ring iyon ang pagsasakripisyo na bumili ng kaligtasan para sa atin ay tatahan sa mga puso ng lahat ng magiging kabahagi ng makalangit na regalo. Sabi ni Apostol Pedro, kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod din ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 10. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad habang isinusugo sila, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga ketungin, palayasin ninyo ang mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 8. Sa kanya nalubusang kaisa ng damdamin ni Kristo, hindi maaring magkaroon ng anumang bagay na makasarili o pansarili lamang. Matutuklasan ang taong umiinom ng tubig ng buhay, na ito'y magiging isang bukal ng tubig na bubukal sa buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 4 Versikulo 14. Ang Espiritu ni Kristo sa loob niya ay gaya ng isang bukal na bumubukal sa ilang, na dumadaloy para pawiin ang uhaw ng lahat, at pinapasabik na umiinom ng tubig ng buhay yung mga malalapit ng mamatay. Iyon ding espiritu ng pag-ibig at pagsasakripisyong nanaan kay Kristo ang nagtulak kay Pablo sa napakarami niyang pagpapagal. Ako'y may pananagutan, aniya, sa mga Griyego at sa mga Barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Roma Kapitulo 1 Versikulo 14. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Efeso Kapitulo 3 Versikulo 8. Plano ng ating Panginoon na maipakita ng kanyang iglesia sa sanlibutan ang kapuspusan at kasapitang natatagpuan natin sa kanya. Patuloy tayong tumatanggap mula sa kasaganaan ng Diyos, at sa pamamagitan ng pagbabahagi rin nito ay dapat nating ipakita sa sanlibutan ang pag-ibig at kabutihang loob ni Kristo. Habang abalang-abala ang buong kalangitan, na nagsusugo ng mga mensahero sa lahat ng bahagi ng lupa para isulong ang gawain ng pagtubos, ang Iglesia ng Diyos na buhay ay dapat ding maging kamanggagawa ni Hesukristo. Mga sangkap tayo ng kanyang espiritual na katawan. Siya ang ulo na kumakontrol sa lahat ng bahagi ng katawan. Si Jesus mismo, sa walang hanggan niyang kaawaan ay gumagawa sa puso ng mga tao, na nagdudulot ng mga espiritual na pagbabagong lubhang kahanga-hanga anupat tinitingnan ito ng mga anghel ng may pagkamangha at kasiyahan.